hindi tayo maaring sumang-ayon sa ideolohiya na kasama ang tinatawag nilang armed struggle. Dahil to change the government by violent means is rebellion. And hindi natin pwedeng pabayaan yan. Ay kailangan magtanggol tayo ng Estado. Ang unang responsibilidad ng kahit sino na elected official sa aming pagsusumpa is to defend and protect the Constitution of the Republic of the Philippines. And that includes the defense of our people and of our republic. Kaya't kung may lumalaban, gustong pabagsakin ang gobyerno, ay kailangan depensahan ng kanyang ng estado, ng gobyerno, ang sarili niya at ang kapakanan ng taong bayan. At kaya tuloy-tuloy, itong problema nito, tuloy-tuloy dapat ang ating gawing peace talks hanggang nagkaroon na tayo ng talagang matunay na agreement ng kapayapaan. Kasama dyan ay yung balik-loob program na ginagawa. Ipatuloy natin yan, nakasabay yung NTFL-CAC na nagiging very effective doon sa ating paglaban dito sa problema nito. Talaga natin na magkaroon ng isang matinong pag-uusap para mangyari ang peace talk at matigil na itong digmaan sa ating sariling bansa sa pagitan ng mga kapwa Pilipino. Pero i-recognize natin na mayroong revolusyon dito sa ating bansa, may mga pag-aalsa, at yung pag-aalsang yan ay resulta ng injustisya sa ating bansa. Yung di papatupad ng mga kabuhayan para sa ating mga mamamayan. May mga kahilingan yung ating mga mamamayan ng pagkakaroon ng reforma sa lupa, at yan ay napagkasunduan na pero hindi natutupad. Ay dapat nating itupad yan. Yung social services sa ating mga mamamayan, yung kalayaan, demokrasya ay wala. Maraming pinapatay na ating mga kababayan. Yung nakaraang drugs on war, halos 30,000 ang namatay. Kung tuloy-tuloy ang mga ganyan, ay magtutuloy-tuloy din ang digmaan sa ating bayan. Thank you. Senator Marcos. Yung tanong ay nasagot na data talagang may pag-aalsa dahil sa injustisya. Ang pinag-uusapan dito ay ang tinatawag na digmaan nga dito sa loob ng ating sariling bansa. Hindi tayo maaring sumang-ayon sa ideolohiya na kasama ang tinatawag nilang armed struggle. Dahil to change the government by violent means is rebellion. And hindi natin pwedeng pabayaan yan. Ay kailangan magtanggol tayo ng Estado. Senator Marcos, we're out of time. Ayaw natin ng armadong pakikibaka. Pero kung patuloy na ginugutom ang ating mga mamayan, kung patuloy na inaalsan ng trabaho at ginagawang kontraktwal ang ating mga manggagawa, ipinatutupad ang rice tarification law na nagpapahirap sa ating mga magsasaka, yung sektor ng serbisyo ay binibigay sa pribado at pinagkakitaan at pinahihirapan ng ating mamayan sa mataas na presyo, yung injustisya sa ating bansa ay injustisya lamang para sa mayayaman, mangyayari talaga ang pakikibaka at hahantong hanggang sa armadong pakikipaglaban. Tingin ko walang tao na gustong lumaban ng armado sa gobyerno na full butter grill yung ating gobyerno. Kompleto ng armas, tangke, lahat-lahat. Pero maabot sa ganun eh. Dahil yung kasaysayan ng ating bansa ay puro panunupil at gumagamit ng dahas. Pumapatay. Panahon ni Marcos, panahon ni Duterte, kay Gloria, ang daming pinatay. O, kaya yung mga tao, anong gagawin para magtanggol sa sarili? Ayaw natin yung ganun. Time's up. Kahit anong paliwanag ang gagawin mo, hindi ako maaring sumang-ayon sa ideolohiya may kasamang armed struggle para pabagsakin ang gobyerno. Kahit ano man ang dahilan, wala na talaga sa batas yan. Kayo, Adi, something to say? Hindi ako nakapatungkol sa ideolohiya kahit sa mga manggagawang nagwewelga, kahit sa mga manggagawa.
Ayaw namin ng welga, ayaw namin ng rally, ayaw namin ng rally. Mainit. Kung welga, hinaharas kami ng pulis. Pero kung kami pinagsasamantalahan ng mga kapitalista at ginagawa kaming kontraktual, pinipigilan kami mag-union, ayaw dagdagan ng aming sahod, mahantong kami sa welga. Ayaw namin, no? Pero nangyayari. Ganyan din sa ating panlipunan ng kalagayan. Kung puro panunupil ang gagawin. The apologies, time's up again.